So, yung this is the mechanism na. So, nagangyayari yan in two steps. Yeah, two steps. So, ano yung first step? First step, yung ating hydrogen is transferred from HBr to the alkene to form a carbocation and a bromide ion. So, meron tayong, in reaction mechanism, meron tayong tinatawag na intermediate products. And so, yung mga intermediate products na yun, hindi natin nakikita yun in general equation or in the net equation. Pero yun yung nangyayari. To, bago tayo makapag-create ng isang product, yun yung nangyayari ng mga products before we create. Okay? So yung mga intermediate products natin, yun yung magde-define. Doon natin mas mabivisualize, makikita natin kung ano ba yung nangyayari. Bakit ganito yung nagiging reaction. So yung first step nga, yan, nagkaroon ng carbocation and bromide ion. So when we say carbocation, cation, di ba? Cation, sabi niya is positive. So, anong nangyari dyan? Yung hydrogen natin, ayan, ang hydrogen natin is slightly positive, dama? Tapos, yung ating double bonds, ito, yung double bonds natin, may nag-i-exist dyan, no, ng mga electron. Ayan. So, merong mga electron-rich itong portion na to. Because that is electron-rich, ayan, yung portion na yan is ina-attack niya. Ayan. So, sabi ko sa inyo, diba yung talaga yung term namin dyan, ina-attack niya itong hydrogen na nandun sa HBr. So, i-attack niya yan, yung hydrogen. Kukunin niya yan, agawin niya yung hydrogen na yan from bromine. Okay. So, pagkuha niya dyan, matanggal yung double bond dito. Ayan. Matanggal yung double bond dyan and it will form a CHHH portion. So, yung H na yun, ayan, yung kulay blue, makikita nyo. Ayan, yung blue na yan, siya yung napunta dito. Okay? And then, nag-form ka ng cation. So, naging positively charged itong portion na carbon na to. Okay? Then, yung positive charge na yan, and since positive yan, tapos nagkaroon tayo ng bromine na negative. Ba't nagkaroon ng bromine na negative? Nung kinuha kasi itong hydrogen na to, itong portion na to, is yung electrons niya na transferred into bromine nung inagaw na siya ni nung double bond natin from the HBr. That's why we created a bromine ion or a bromide. And a carbocation. Okay? Kasi nawala isang bond dito. Nawala isang electron dito. Napunta dito sa hydrogen na ito. Okay? So, yung positive na yan, di ba? Positive plus negative, yan yung magkasama. So, ma-attract tong negative na ito doon sa positive side or the carbocation. Ayan. So, ito yun. So, mag-react. This negatively charged ito. Yeah, mag-react yan with the positive ion to create our compound. Yeah, so makikreate yung compound natin ito. Okay? So ganoon yung reaction mechanism. So meron tayong intermediate products. Yan, ito yung mga intermediate products natin during this reaction bago tayo mag-proceed on the final reaction. Okay? So papansinin ninyo, nangyari dyan yung sinasabi ko kanina na Markovnikov rule. Okay. So tatandaan natin yung hydrogen, ulitin ko para baka makalimutan nyo to, no? Ito yung isa sa mga pinaka dapat ninyong tandaan during reactions of halides or hydrogen halides. Yung hydrogen saan sasama? Tandaan natin yung mabuti, no? Baka malito tayo, baka maging complacent tayo habang nagsasagot during exams and hindi natin mapansin. So, tandaan lang natin yung hydrogen, sasama yan sa mga double carbons niyang hydrogen. Kung saan mas maraming hydrogen, doon siya sasama. Okay? So, kung saan mas maraming hydrogen, doon sa double bond existing. Yung baka biglang kumabilang bahay naman. Wala namang double bond, doon yung ikinabit yung halide natin. So, mamali na kayo. Kung saan nandiyan double bond, doon kakabit yan. By using hydrogen halides. Okay? Hydrogen halides ha, kasi marami pa tayong reagent mamaya ang pag-uusapan. Baka magka-sama-sama na, malito na kayo. Yan. But the general reaction, so ito yung ating reaction mechanism. Ulitin ko ulit yung general reaction natin. Yan. So ito yung general reaction lang naman natin. Okay? So yung bromine napupunta sa portion kung saan mas konti yung hydrogen. Yung hydrogen naman, dun mapupunta sa portion na mas madami yung hydrogen. So, pinaka-tip ko sa inyo dito, pag nagsasagot kayo, hanapin nyo muna asan ba yung mga hydrogens. Kung incomplete,
halimbawa naka-ganito, skeletal or zigzag form, okay, or line and line stick formation. So kung pag nakaganyan, hanapin nyo muna yung hydrogen. So bigay ako ng example, ha. Okay, bigay ako ng example para mas ma-visualize ninyo. O, halimbawa, ano tayo? Alam. Saan ba ako pwede? Stop ko lang share ko dito. Para mas ano ninyo. Magi pa tayo. Ganito. Kasi normally, hindi yan nilalagay ko ano yung hydrogen, hindi yan normally nilalagay ng mga naggagawa ng questions. So, halimbawa, ang given is ganito. Okay, so this is just a given, ha? Halimbawa, yeah. Tapos, meron ka dito CH3. Ayan, pag ganyan yung given, di ba, walang mga hydrogen na nakasulat. So, ito yung sinasabi ko kanina, you need to complete. Baka akalain nyo agad walang hydrogen. Diba? Tapos hindi nyo na narito na kayo. So, I'm not saying naman na marito kayo, no? Pero baka lang. Para lang ready kayo ano man yung ibato sa inyo na tanong pagdating ng exam. So, for this example, halimbawa, ayan, may double bond. React mo with HCl. Ayan, halimbawa, ganyan, ha? So, tingnan natin. Ilan ba tong carbon dito sa double bond na to? Hindi yung may carbon dyan, may carbon dito. Ilan na yung bond na nandyan sa kanya? Kung bilangin natin, 1, 2, 3, 4, apat na. Ibig sabihin, complete na. Hindi ka na pwedeng magdagdag pa ng hydrogen. But for this case, meron ka ditong carbon, ilan yung nakadikit sa kanya na bonds? 1, 2, 3, tatlo. So, ibig sabihin, pwede ka pa magdagdag dyan ng isang hydrogen. Okay? So, halimbawa naman, straight lang. Straight na ganyan. Meron ka ditong double bond. Tapos, meron ka dito. Isang metal group. Ganyan. Ilan yung carbon na nakadikit sa carbon na to? Ilan yung nakadikit dito na bond sa carbon na to? 1, 2, 4 na. Dito sa carbon na to, ilan? Sa 2, 3. So, pwede ka pa maglagay ng hydrogen dyan. Okay? Na-discuss naman natin yan previously sa mga previous weeks natin. Pero yan, ni-reiterate ko lang ha, para ano tayo. Guided tayo. Okay, proceed tayo sa topic. So that is how the mechanism works. Okay. So maganda na alam din natin yung mechanism para mas nai-imagine natin, mas may recall, 'di ba? Hindi lang natin kailangan i-memorize basta-basta. Okay, kasi kaya yung reaction mechanism kasi yun yung step-by-step process. Kumbaga, makalimutan naman, halimbawa, nakalimutan mo 'tong general reaction sa pagkakabisa mo. Balikan mo yung mechanism. Ano ba nangyayari? The mechanism. Diba? Ano lang naman yan? Electron rich. Electron rich kasi itong double bond natin. So, tendency niyan, i-attack niyan yung positive. Kasi electron rich eh. So, that is slightly negative. So, attack niya yung positive. So, meron tayong ganitong reagent. Atin yung positive dyan. Diba yung H? So, yun yung i-attack niya. Pag i-attack na yan, tandaan natin, once i-attack na yan, yung isang electron niyan, ito donate na niya dito kay bromine. So, magkakaroon ka ng negative na bromine and magiging positive naman dito. Ba't naging positive? Kasi yung electron niya, yan nandito, kinuha yung hydrogen na portion ng HBr. Kaya, nagkulang siya ng electron. Okay? So, nasa inyo naman, kung gusto niyo tandaan is the general reaction. Pero, yun nga, sabi ko sa inyo, para ma-free up yung ibang space, sa inyong memory kasi ang dami niyong kinakabisa, maganda na maunawaan natin yung step-by-step na nangyayaring process kasi hindi tayo maliligaw kahit makalimutan natin yung mga rules, di ba? So that is the synthesis of alkyl halides by using alkene and hydrogen halides. So next, addition of halogen to alkenes. So this type of reaction is called halogenation and an electrophilic addition. So the general chemical formula of the halogen addition reaction is C double bond plus X2. So kanina, it's HX, di ba? HX yung ating general formula. Okay?
So, addition pa rin. So, addition reaction dito sa hydrogen halides natin. Excuse me. And for this one is electrophilic addition naman tayo. Okay? So, ano siya? Halogenation. So, paano yan? Addition of halogen to alkenes. So, paano tayo mag-a-add? Meron tayong X2. X2. So, yung mga gas kasi natin na yan, fluorine, chlorine, iodine, bromine, lahat yan is nag-exist as diatomic molecules in their gaseous form. Okay, hindi yan nag-exist sa Cl lang. Ganun. Ayan. So, the general chemical formula of the halogen addition reaction is yan, meron tayong double bond plus X2. So, yung X, madidistribute siya doon sa dalawang carbon containing ng double bond. Yan, distributed siya. Okay? So, pareha siya doon sa carbon na attached. So, X, yun nga, si X na i-represent natin as the halogen. Okay? So, pwedeng bromine, pwedeng chlorine. So, meron tayong ginagamit dyan na solvent. Okay, hindi naman yan, i-expose lang natin. And the product is a vicinal alkyl halide. Yung sabihin yung X2 na yan, okay, nakasama siya with a solvent of either of the two na to. Pwedeng carbon tetrachloride o kaya naman ay methyl dichloride, no? Pwede naman. Ayan, so either of the two. Okay, hindi siya itatapat mo lang sa gas, magi-react na. So meron niyang kasama. But yung active, kumbaga, yung active ingredient natin is yung ating halide gas. Ayan. So ano pa no? Ano ang nangyayari? Ayan. So meron tayong double bond. Ayan. Since dalawa ito. Diba dalawa yan? For example, BRBR. Ayan. Okay, so yung dalawa na yan, kakabit both. Kasi kanina, imagine nyo lang, no, yung kanina natin, di ba, HBr. Yung kanina, yung H na yan, saka yung Br. Ngayon naman, BrBr yung kakabit. Parang ganun lang din yung reaction mechanism niyan. Ayan. So, dun sa dalawa, kung nasan yung ating dalawang, papasin ninyo, no? Kung asan yung ating double bonds, ayan. Okay, for this example, itong dalawang nasa taas muna tayo. Halos magkamukha kasi sila. Ayan. Kung papansin ninyo, kung saan yung double bond, dun lang naman siya kakabit. So, merong bromine nakakabit on the left side and merong bromine nakakabit doon sa right side. Okay? So, ganon siya. And mas pinifavor niya yung product na hindi magtatama yung bromine natin. So, kung papansin ninyo, for this example, nasa different location sila. Naka-trans. Pati dito sa BR2, naka-trans yan. Okay, nare-recall nyo pa ba yung ibig sabihin kapag solid line? Pag solid line, imagine nyo yan, naka-portrude papunta sa inyo. Kapag naman dashed line, ito, naka-portrude pabalik sa inyo. So, isipin niyo yung inyong alkane na plane lang. Tapos yung isang portion, yung isang sanga niya nakapaharap sa inyo ng kaunti. Tapos yung isang sanga niya patalikod naman. Ayan. So ganoon yung nangyayari during the reaction of a bromine gas to these two. Paano naman kapag sa alkyne natin ni-react yung ating bromine gas? So meron ka ring reaction na nangyayari naman. Ang nangyayari naman dyan, nagkakaroon ng apat. Kung pansinin ninyo, nagkaroon ng apat na bromine. So, bakit ganyan yung nangyari? Ayan. So, ang nangyayari dyan sa step-by-step na process, actually nyan, ganito ang nangyayari dyan. So, ang una nagiging reaction, diba, C triple bond. Kapag nilagyan mo ng bromine yan, ang unang reaction, pag 1 bromine lang, no, 2 bromine kasi nakalagay dyan. Pag 1 bromine lang, magiging C double bond. Ayan, CH3, tapos meron kang bromine dito sa isa and bromine sa isa. Tapos, andun pa rin, may naging double bond na lang instead na triple bond. For the reaction, kasi dalawa, yung bromine na nireact natin, so tuloy-tuloy yan, di yan napipigil as long as nandun, mag-i-react ulit kasi meron ka pang double bond. So mag-i-react siya ulit. Kaya naging apat yung iyong bromine. Given na 2 moles of bromine for every 1 mole ng
ng ating alkyne yung ginamit. Okay? So, magiging alkyl halide yung ating alkyne. Pag continuous nating nireact with a halide. So, paano yung reaction mechanism niya? Halos ganun din naman sa kanina. Okay? So, ang pinagkaiba lang niyan. Okay? So, ang first step, ganun pa rin. Merong positive side kasi yung bromine na yan. Eh, nag-form siya ng bromonium ion. So, yun yung pinagkaiba lang naman niya. And a bromide ion. So, ano yung bromonium ion? So, makikita nyo dyan, parang may triangular shape. Diba? So, una nangyayari dyan, kasi merong itong bromine natin, meron yung slightly positive side and slightly negative side. So, ganun ulit. Itong ating double bond, which is electron rich. Alam, baka may kaklase kayong kumukonek. Si Matthew. Na-disconnect yata. Ah, hindi. Ano ka naman? Okay. So, electron rich kasi yung ating double bond na to. So, i-attack niya yung isang bromine. Kasi slightly positive yung isang bromine dyan. So, nag-aagawan kasi sila. No, no, side. Okay. Noted, Matthew. Sige. So, yan. Kapag i-attack niya itong isang bromine, malilipat yung electron ng isang bromine natin dito sa kabilang bromine na nasa right side. When that happens, so magi-create ka, ayan, ng slightly positive. So, slightly positive tong portion na to, tong gitna na to, kasi nag-gagawan sila dito sa tong bromine. Okay? Gagawan yung dalawang carbon natin. This is the bromonium ion. Ayan, yung tinatawag na bromonium ion. And a bromide. Ayon. Next step dyan. So, yung bromine, so slightly positive kasi. Again, slightly positive. So, attack na yung isa. Yung isang portion. Then, kapag in-attack na yung isang portion ng, ano, ng isang portion ng carbon, ay magta-transfer na ulit. So, mapoform na natin yung ganitong ganitong alkyl halide. So, dalawa. Di. No? Di-bromo yan. Okay? Di-bromo yung naging ating product. So, kapag ang ating chemical na ginamit or reagent is hydrogen halides, so yung mga HBr, HCl, na-form natin is alkyl halide na mono lang. Isa lang. Pero kapag ginamit natin is chlorine gas, okay, pag sa alkene natin siya nilagay, magkakaroon tayo ng dalawa. Di-halide. No, daya, nakadalawa siya. Kung halimbawa naman sa alkyne, nagiging tetra, apat. So, yung example natin dito kanina. Ayan, apat. Diba, naging apat yung bromine na connect sa kanya. As long as sufficient nga yung bromine na ginamit. Okay? So, proceed tayo. Next is allylic halogenation. So, ano naman tong allylic halogenations? So, alkenes can be directly halogenated in the allylic position. Ano na ulit yung allylic natin kanina? Pinag-uusapan, allylic halide. Diba kapag vinyl, nandun dun mismo sa double bond, nakakabit yung ating X. Kapag naman allylic, ano, saan siya kukonek? After ng ating double bond. Carbon adjacent to the double bond. So, paano yan nangyayari? Kailangan meron kang high temp, ayan, high temp and low concentration halogen used to prevent reaction at double bond. So, ayaw natin mag-react doon sa mismong double bond. Okay, so paano natin nasabi na allylic yan, yung na-produce? Or allylic halogenation na nangyari? Kasi, instead na dito sa double bond siya kumabit, dito siya kumabit sa katabi. Diba? Sa katabi na carbon ng ating double bond. So that is allylic. Basta sinabi ang allylic, carbon na adjacent to the double bond. Okay. So ano yung ginagamit natin diyan na chemical for this product to be produced. So gagamit tayo diyan ng NBS. That is N-bromosucinimide. Okay, so this is very selective. Bakit? Kasi bromine. Bromine siya, no? Bromine siya. Hindi chlorine. Kasi kaya nga bromo. And bromosucinimide.
So, ang pag ganyan ang reaction in high temperature and medyo low lang yung concentration. And kung mapapansin nyo, no, meron pa rin tayong solvent. So, nilusaw yan in carbon tetrachloride. Itong ating NBS. And mag-react yan with a double bond, with an alkene. Saan siya mag-react? Doon sa position adjacent. Diba? Adjacent to the tawag dito, adjacent to the double bond. Ayan. So, ito yung main product natin. 85% ng ating product is 3-bromocyclohexene. Pwede ba, sir, na ganito yung product niya? Pwede po bang ganito, sir? Ayan. Pwede po bang sa baba nakaturo? Pwede din naman. Same lang naman yan, di ba? Oo, 3-bromocyclohexene pa rin yan. Ha? Baka malito kayo, hindi yan ano, tawag ito, hindi yan 5. Okay, 1, 2, 3. Hindi yan 5-bromocyclohexene. Ha? Oo, dapat kabisado pa rin natin yung pag-name natin. Kasi 3-bromocyclohexene pa rin to. Inikot lang natin yung bromine. Diba, inikot lang naman natin eh. Pero kung in-name mo yan, and diba, follow mo yung rules on naming, ang lalabas pa rin dyan na name niya is 3-bromocyclohexene. Okay, bakit? Ulitin ko, sa naming, hindi limited kung left to right, right to left, yung pag-number ninyo ng carbon, or clockwise, counterclockwise. Okay, hindi tayo limited doon. Okay, talagang inuulit-ulit ko yan kasi normally dyan, nagkakamali, no, yung iba. Not only in your, naman, in your class, kahit nung college ako, dyan na lilito madalas, no, yung mga students pag de-designate. So halimbawa, meron tayong alilik. Bigay pa tayo ng isang alilik na sample. So, meron ka halimbawa dito. Yan ay, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is hexane. Gawin natin hexene. Okay, gawin natin siyang hexene. Yeah. Okay, so gawin natin siyang hexene. So kapag nag-react yan with NBS, meron siyang pwedeng dalawang maging product. Titigan natin, pwede siyang dalawang maging product. Pwede dito, yeah, pwede dito sa portion na to na siya mag-react or dito kapag NBS yung ginamit natin. Pero lagi nating tatandaan yung anti-Markovnikov rule, mas dumidikit yung ating bromine kung nasaan. Diba? Kung nasaan yung mas kaunti yung hydrogen and mas kaunti yung hydrogen dito. So, pa nag-create yan, nag-react yan with NBS, most probably, may dito yung magiging major natin na product. Meron ka rin mapaproduce na product na merong bromine dito. That's a possibility. Pero minor product lang yan. Mas major yung product natin basta i-follow natin yung ating Markovnikov rule. Okay? So again, ano yung Markovnikov rule? Kung saan mas marami yung hydrogen, doon pumupunta yung hydrogen. Kung saan mas konti yung hydrogen, doon pumupunta yung ating halide. Kapag anti-Markovnikov, nilalagyan natin ng hydrogen peroxide para proceed niya yung reaction in a different manner. Ayan. Okay, so sana wag tayong malilito dyan. So next, conversions of alcohols. Yung alcohol natin, halimbawa, isopropyl alcohol. Kapag nireact mo yan with certain reagents, makakapag-produce ka ng halides, alkyl halides. Same with phosphorus, tribromide, and thionyl chloride. Pero dito muna tayo sa hydrogen halides. Yeah, so, alcohol reacts with a variety of reagents, sabi dyan, to yield alkyl halides. Ano yung pinaka-common? Pinaka-common is HCl, HBr, HI. So, kapag hinalo ninyo yung inyong ethyl alcohol or isopropyl alcohol, di ba, nilagay nyo ng muriatic acid. Muriatic acid is mababang diluted. Nasa 35% yata siya na HCl. So, pag pinag-react mo yan, mag-form ka ng alkyl halide. Okay? So, hindi ko na-recommend na gawin ninyo sa bahaya without supervision. Pero yan, mag-form mo kapag pinag-react mo yung dalawa na yan.
Sabi dyan, only tertiary alcohol actively react with hydrogen halide. Ayan. So, mas reactive yung tertiary alcohol, no, with hydrogen halide. So, ano yung pinapalaw niya sequence? Mas reactive yung tertiary kaysa sa secondary kaysa sa primary alcohol. So, ano ulit yung tertiary, secondary, and primary? Kanina sa halide, pinag-usapan natin, di ba? Kung ano yung primary, secondary, and tertiary. So, sa alcohol, meron din ganoon. Merong primary, secondary, and tertiary. So, for this example, halimbawa, ethanol. Ayan. So, ito ay primary. Primary alcohol. Wala, mas maganda kung ano, ibigay kong example sa inyo. Okay. So, meron tayo halimbawa dito na 1, 2, 3, 4. Ayan. Halimbawa, ayan. Yan ay butanol. Okay. Primary na alcohol. Kapag naman ganito, andito yung OH niya, that is a secondary alcohol. Kasi yung carbon niya, naka-connect doon sa dalawang carbon group. Kapag naman ganito, yan. So third butyl alcohol, that is a third butyl alcohol. Yung carbon natin naka-connect sa tatlong carbon, that is a tertiary. So sinasabi dyan na ang pinaka-reactive sa kanila when it comes to halides, hydrogen halides, is yung tertiary na alcohol. So for this example, a third butyl alcohol is mas reactive siya to hydrogen halides compared to secondary and primary alcohol. Although pwede pa rin namang mag-react. Ayan. So pwede pa rin mag-react, no, yung ating primary and secondary in a certain conditions. Pero yung ating ano, kahit normal condition, itong mga HCl natin, HBr, HI, pag ni-react natin yan with a tertiary alcohol, mabilis yung kanyang reaction. Mas mabilis. Okay? So, kung titignan natin, ito yung general reaction niya. Okay, meron tayong alcohol. So, ROH is an alcohol. Add tayo ng HX and sulfuric acid for us to create an alkyl halide plus water. Okay, noted. Noted, bien, Paolo. Yeah. So, reaction of tertiary with HX is fast and effective. So, yun nga, no? Sa tatlo na ating reaction in alcohols, sa primary, secondary, and tertiary, yung pinakamabilis and pinakamaeffective. Ibig sabihin, siya yung pinakamaganda yung yield. Yeah, so, makita ninyo, 90% yung yield natin. Diba? So, maghahalo ka lang dyan ng hydrochloric acid or hydrobromic acid, makaka-form ka na dyan ng hydrogen and ng alkyl halide. Okay, so primary alcohol and secondary alcohols react very slowly. Mabagal siya. And often rearrange. So meron tayong mga alternative methods na ginagamit dyan. Okay, pero with tertiary alcohols, mabilis and effective siya. So tingnan natin to. Ayan, ito ay 1-methylcyclohexanol. So yung carbon natin dito, diba yung carbon natin dyan, nakakabit na siya with 1, 2, 3. So, tertiary alcohol ito. May tertiary alcohol siya. Pag nireact siya with HCl, form ka ng 1-chloro-1-methylcyclohexane. So, tingnan ninyo, 90% yung na-produce niya. Okay. So, paano nangyari dyan? Sinubstitute lang si OH ni X. Okay, hindi lang naman tayo limited kay chlorine, no? Basta X. So si X, ayan, inagaw ni X yung OH doon sa ating cyclohexanol. Okay? To produce what product? H3-1-chloro-1-methylcyclohexane. So bakit water yung na-produce? Ayan, bakit water yung na-produce? Plus water, di ba? May plus water. So yung HCl natin, remember, is HCl. Ayan. So, saan ang galing yung water na yan? Nagsama
etong si water, etong si OH from the ethanol, from the hexanol, doon sa H. Kaya yung water natin actually is HOH. Ayan. Diba? HOH siya. So, kumabit. Ayan. Inagaw ni CL. Napunta na si CL doon. Sinubstitute na niya. COH. Sinubstitute na ni X, COH, from our cyclohexanol. Kaya napag-produce tayo ng 1-chloro-1-methyl-cyclohexanol. So, nagbago ba yung ating compound? Yes, nagbago siya. Bakit? Kasi from all, from hexanol, okay, so i-discuss natin yung topic na yan on naming alcohol sa mga sa mga succeeding natin na topics. Pero yan, so may cyclohexanol, naging hexane na siya. Bakit? Kasi nawala na yung OH group. For us to say na yon ay hexanol or ethanol or alcohol, kailangan meron siya ng OH. Pag wala na yon, balik tayo sa ating alkane group. Okay? Ng pag-name. Next, primary and secondary alkylates are normally prepared from alcohols using ether. So meron tayong ginagamit. Hindi basta-basta itong inireact with HCl, ganyan, HBr. So hindi ganun basta-basta with primary and secondary alkyl halides. It will proceed but it will take time, matagal, and hindi ganun ka efficient. So ibig sabihin yung yield mo hindi ganun kataas. Pero kung ang gagamitin natin is itong dalawang reagent na to, makakapag-create tayo ng ating alkyl halides in primary and secondary alkyl halides. Ah, wait lang, no? Nag-chat ang inyong classmates. Okay. Si Matthew daw ay mamamatay na ang kanyang phone. Anyway, proceed tayo. So, thionyl chloride. So, what is thionyl chloride? SOCl2. And phosphorus tribromide. Okay. So, for us to create an RCl or RX using ROH na primary and secondary para maganda yung efficiency natin, i-react mo lang siya with thionyl chloride. Okay, kung gusto naman natin ng bromine, ayan, phosphorus tribromide. Okay, noted, Angela. So, for this example, ayan. Ayan, benzoine. So, benzoine, nireact natin. Ang komplikado naman ang example nila na to. So, benzoine, nireact with SOCl2. So, yung carbon natin dito, kung titigan natin, yan, meron tayo dyan carbon. Nakakonect siya sa dalawang carbon group. So, this is secondary na alcohol. Secondary alcohol. Pag nireact natin yan with SOCl2 in a pyridine solution, magkikreate tayo ng magkikreate tayo. So, substitute lang. Sa substitute lang itong COH. Papalitan lang COH ng Cl. Ayan. So, yung Cl kakabit dyan. Okay? Aagawin na yan. COH. Hanggang ma-form natin is desyl chloride. Oh, hindi naman ako magpapa-name sa inyo ng ganito. Hindi pa. Hindi pa sa ngayon. Next, butanol. Ayan, 2-butanol. May OH ka dyan, di ba? So, sinubstitute ni halide, ni X, ni Br. For this example, sinubstitute niya yung OH para magkaroon ng Br. Ayan. So, 86% yung ating kayang i-produce na alkyl halides. So, tanandaan lang natin yung mga chemicals na yan. Then, sa substitute lang natin. Substitute lang natin yung ating alcohol with those chemicals. Okay? So, kunin lang natin yung isang halide dyan, yung isang X. Then, ipalit natin dito. Okay? So, from butanol, naging bromobutane. Bakit? Kasi nga kapag may OH tayo, inorganic compounds, okay, hindi pa sa ano pa kasi yan sa later natin, yung mga alcohols. All yung nagiging dulo. Pero na-discuss ko, alam ko, na-discuss ito in our week 7. Di ba pag alcohol is all, yung kanyang name, automatic gagawa mo na siyang all. Gagawin mo siyang alcohol kasi. Okay, hindi na siya classified as alkane. Kaya hindi ane. So that is butanol.
Okay. So, nagiging bromobutane na siya. So, hindi na siya butanol. Okay? Baka ipangalan nyo pa rin dyan is 2-bromo-butanol. Mali na. Okay, mamali na kayo ng sagot pag ganoon. Same with... Asan tayo dito kayo na? Eto. 1... Ano ba? Pinangalan nyo dyan. 1-chloro... 1-methyl-cyclohexanol. Patay ka ba? Daka mali ang sagot mo dun. Pag ganoon ang nangyari. Kasi hindi na siya alcohol. Bakit? Tinanggal mo na kasi yung OH. Para masabi mo kasi na alcohol, yung isang organic compound, may OH dapat yan. Since wala siyang OH na dito sa ating product, magiging itatreat na natin siya as a cycloalkane. Okay? So, doon na. Isa yun sa mga siguro points na tandaan ninyo. Baka nagmamadali tayo sa pagsagot. Ginawa na lang din nating hexanol yung dulo. So, hindi. No? Balik tayo doon sa mga previous nating natutunan on nomenclature. Okay. So, I think that's the end of our discussion. Meron ba kayong any questions regarding this topic? Kung wala, attendance muna ulit ako ng mga kaninang ano. Na late ang pasok. Baka meron pang humabol. Ano kayo yung dash? Dash 2. Ba't ang dami kong dash? Aha. Di ko pa sure kasi kung face-to-face kayo. Or, hindi ko lang kung face-to-face kayo na or ano, no? Kung face-to-face or virtual kayo. Hindi pa sa amin sinabi kasi. Pero kung matutuloy yung initial sa amin na utos, nasa around, ano kasi kaming gumagawa ng questions dyan eh, tatlo. So baka around 20 na questions yung manggaling sa akin for this exam kasi departmentalized, no? Ayan. So, depende kung anong topic din yung i-assign sa akin ng department head. So, hindi ko pa rin alam. Kung may magtatanong sa akin ng regarding kung ano yung kung merong pointers, meron kasing isa na gumawa dati ng pointers and hindi pala siya, ano, hindi siya allowed basta-basta ng ganun na magbibigay ng parang Word file tapos bibigay sa inyo. So, yung ano naman, ginamit namin nga ay pare-parehas na may ginamit namin na PowerPoint presentations. So, yun yung mga tawag dito, yun yung mga gamitin naman natin no, sa pag-review, pati yung mga discussion. Kung meron kayo nag-takedown notes kayo, kasi meron akong mga additional tips, di ba, kapag nag-discuss. So, sana nakinig kayo during those times para ba para mas madali sa inyo yung record. Bakit? Ay, wait lang. No? Bakit meron akong dash 7 na hawak at dash 11? Well, sige. Lab. Okay, lab. Yep, i-upload ko naman. No? I-convert ko lang muna. Then, upload ko ulit dun sa YouTube link. Si Carlos Miguel Dasha. Nandiyan na ba? Dasha. Paramdam. Nandiyan ka ba? Paramdam ka? Wala. Next natin, si stop ko lang pala ang recording.